Hello! Ito na naman tayo. Ang pag-uusapan natin, ito, may kuligo ako. Para dire-diretso yung pag-ano. About sa mga OFW, again, ang ating topic. Ang sa ngayon, ang isi-share ko ngayon sa inyo is yung kung ikaw ay OFW na pupunta pa lang o kaya nandito na or whatsoever na gustong makinig sa aking video. Bilang isang OFW, maging handa sa maging problema sa pamilya dahil hindi natin yan, wala, hindi natin matatakasan yan na walang problema na darating from sa atin na tungkol sa ating pamilya. So, maging handa rin tayo dyan. Alam nyo guys, lahat ng OFW, huwag nating sabihin na perfect lahat ang kanilang pamilya habang ang isa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. As yung mga napapanood natin, lalo dyan sa mga, let's see na lang, diyan yung mga nagkakaproblema sa mga mag-aasawa, ganun, na, yun, hindi ko masabi, kailangan maging handa tayo, kahit may yung mga may boyfriend lang, yung may mga jowa dyan na iiwan sa Pilipinas, swerte mo, napakaswerte mo pa rin kung mahintay ka, o kaya naman, mahintay ka nga, pero, yung, be honest, siya sa iyo na hindi siya magluloko o ikaw lang. Naku, huwag ka naman iwala dyan. Kasi sa ating pamilya, hindi naman pare-pareho eh. Pero masasabi natin, meron at meron, magkakaroon tayo ng problema about our family. Okay, example na lang. Sakali, ikaw, may asawa, may live-in, pumunta ka ng abroad. Tapos, darating yung araw na may something, hindi ko na sabihin, may third party or something na mag-aaway kayo about sa mga papadala mong pera, yung mga ganyan, kailangan natin, you know, unahin natin yung sa asawa. May kuligo ako. At maging handa ka sa problema niyong mag-asawa. Kasi darating din yung mga araw na sasabihin nila may mga promise-promise na hindi nila gagawin. Siyempre, alam na natin yan pag papunta na dito yung mga huwag kang mga babae. Siyempre, kung babae yung aalis, yung lalaki naman, ganun din, vice versa. Ano? Tapos, sa mga anak. Kasi, sa mga anak ko, sa anak. Kasi ako eh, sa yung anak ko eh. Sa mga anak naman, merong pasaway, yung mga ganyan. Tapos, yung iba naman, may mga mabait yung talagang prosigido. Depende siguro sa pamilya o sa kinalakhan nilang how we bring them up. Or English, right? Tapos, yung problema sa ating kapitbahay. Alam na this kung ano yung problema sa kapitbahay. You know, alam mo na, sa akin, para kay pa na problemahin ko yung kapitbahay. Kung sa mga bagay-bagay lang naman na ano dyan, pero ang masakit, kung yung kapitbahay mo ay iba na yung kinakapitbahay, o kinakapitbahay niya. Vice versa din yun. You know, I mean yung vice versa, mapababae man o mapalalaki. Yarn. Kasi, on those na nabanggit ko, sa asawa, sa anak, at sa kapitbahay, paghandaan mo rin yan kung anong klaseng problema ang darating. Ang masahol, kung all of the above ka, ay sus, napatay ka na dyan, die. Kasi, ako all of the above. Promise. Pero, sinanay ko na yung sarili ko. Never mind, matanda na ako.
Never mind. Okay. So let's enjoy life. Thank you for watching. Yun lang.